Welcome to Coffee, Tea, or Hershey. Kamusta po kayong lahat? Of course, for today's episode, pagpapatuloy ng ating review, reaction, commentary regarding po sa teleserye ni Alden Richards na The Gift. Ayan. So for today's episode, ang hashtag po niya ay The Gift Pagkukop. Ayan. So bago po ang lahat, syempre, gaya po ng nakagawian na natin dati-dati pa, lalong-lalo na yung mga loyal subscribers ng Coffee, Tea, or Hershey, gusto ko lamang pong batiin lahat ng mga nagko-comment, mga walang sawang nanonood ng Coffee, Tea, or Hershey. Hindi ko po mababanggit lahat-lahat ng pangalan nyo. So babasahin ko lang po kung anong kaya kong basahin. Hello po kay Jeffrey Francisco, kay Michelle Lim, kay Lori Labrador, kay Corey Carandang, kay Flor Delisa Flores, kay Marietta Diasanta, kay Eleanor Bautista, kay Buena Frost. Hello, Buena! Kay Christina Junia. Ayan. Tapos, hello din po kay Anita Cruz. Of course, aking sisi, si M Nasis. Hello, M! Ayan, sila Jim Brian Pascual, tapos kay Merla Evangelista, kay Heidi Pantino, kay Liza De Guzman, kay Emmy Jose. Hello po sa inyong lahat. Hindi ko po mababasa lahat-lahat ng pangalan nyo kasi of course sobrang dami. So sa next video po natin, papilitin po nating mabasa lahat ng pangalan nyo, okay? So for today's episode, sa pagpapatuloy ng The Gift, huwag niyo pong kakalimutan, kung gusto niyo pong mag-comment sa video na to, write down the comment below kung may meron kayong mga opinion or mga kuro-kuro na gusto niyo sabihin or i-express, isulat niyo lang po yan. Or kung gusto niyo pong dalhin sa Twitter or sa social media, ang gamitin niyo pong hashtag ay yung ang The Gift Pagkukop. Ayan. So nagsimula po yung episode for tonight sa barangay kung nasaan si Jean Garcia kasama yung kaibigan niya at si Eloy humingi ng tulong dun sa barangay captain. So medyo nagalit si Jean Garcia dahil ang sabi nung kapitan or sabi nung assistant nung kapitan ipagpapabukas pa daw po yung pagpoproseso ng pagtulong sa kanya. Pasensya na kayo sa background noise. Medyo malapit po tong kwarto ko dun sa tabing kalsada. Ayan. So, pagkatapos po nun, tumalon yung eksena kay Batang Joseph kung saan nandun po siya sa Quiapo. Meron pong lumapit sa kanyang lalaki. Ito po ay si Lander Vera Perez, sa pagpapatuloy ng mga extra na mga may pangalan. So si Lander Vera Perez, lumapit siya dun sa bata. Tapos halata naman na miyembro siya ng isang sindikato or what. Buti na lang nandoon si Elizabeth Oropesa, isang manghuhula. So nakita niya yung nagaganap na lumapit nga tong si Lander Vera Perez na isang miyembro ng sindikato na gustong kuhanin to si Baby Joseph. So si Elizabeth Oropesa ang sumagip kay Joseph. So to the rescue si Lola Char. Buti na lang nakita siya ni Oro. Ayan. So sa ang ginawa ni Elizabeth, inuwi niya to si Batang Joseph sa kanila at para ipakilala doon sa kanyang anak. Ito na nga po sa kakatauhan ni Joe Berry na ginagampanan po niya dito sa storyang to. Ang pangalan po niya ay Strawberry. Ayan. So, mas gusto ko lang pong banggitin. Gusto ko po yung pagkakasama nung character ni Oropesa at ni Joe Berry dito sa story. Kasi, yung tandem po nila, gustong-gusto ko. Of course, Elizabeth Oropesa, another great actress. Sobrang fan po ako ni Elizabeth Oropesa at surprisingly, dati nakikita ko lang to si Joe Berry dun sa Unanay
pero hindi ko naman napapanood yun. Nakikita ko lang yung mga commercial, yung trailer. At talagang magaling pala talaga siyang umarte. So, talagang perfect yung tandem ng dalawang magnanay. Isang nanay na si Elizabeth Oropesa na palatawa, komedyante. Tapos to si Joe Berry naman, masungit. Ayan. So, si Jean Garcia naman, meron din siyang eksena dito kung saan nagpunta siya sa loob ng simbahan. So, eto na naman po, dahil sa mga problemang kinaharap niya, nagsimula na naman po siyang questionin ng Diyos, magalit, at magtanong sa Diyos. At ang pinakamatindi po sa eksenang to ay tinalikuran na po niya ang Diyos dahil po sa sunod-sunod na kamalasan at trahedya sa buhay niya. Nawala asawa niya, namatay, tapos tong anak niya nawala. Tinalikuran na nga po ng character ni Jean Garcia, si Nadja, ang Diyos. Ayan. So, ito naman si Joe Berry naman, si Strawberry, saka si Lola Char, pumunta naman sa presinto para i-report nga na may bata silang napulot, na kung sakaling may maghahanap, nasa kanila. Kaya lang, pinayuhan ng pulis tong dalawa na ang pinakamagandang gawin nila ay pumunta sa DSWD at i-report na may bata nga silang nakuha para hindi sila mapagbintangan ng mga kidnapper. Ayan. Kaso nung nalaman ni Oropesa na dadalhin siya sa DSWD, naisip niya paano kung wala naman mag-claim dun sa batang nawawala, ganun din daw, ipapaampon din to si Joseph. So, might as well na sila na lang ni Joe Berry ang mag-ampon kasi naman mapunta sa iba. Sabi nga niya, etong si Alden na isang parang biyaya, blessing sa kanila. So, kaya dapat tanggapin nila ng maluhag. Ayan. So, sa kabilang dako naman, si Jean Garcia naman, nagtungo sa isang istasyon ng telebisyon para manawagan. At sa kabutihan palad, dapat hindi siya makakapasok kasi puno na. Pero nakita siya ni Christian Vasquez. Si Christian Vasquez ay isang tao sa politika, kaya medyo kilala siya. At nagkataon na may interview siya nung araw na iyon. At siguro dahil nagkagusto siya kay Jean Garcia, naging mabait siya dito at tinulungan niya para manawagan. Ayan. So, habang ini-interview to si Christian Vasquez, nabanggit niya nga dun sa host, which is another extra na naman nakilala na si Regine Tolentino. So, nabanggit niya na meron siyang kasama na gusto niyang tulungan at mananawagan. So, nung mananawagan na sana si Jean Garcia live on television, mapapanood na sana ni Elizabeth Oropesa. Kaso, nag-run out naman sa lugar nila, kaya hindi rin nila nakita, hindi nila napanood sa TV. Ayan. So, tung sa madaling salita, si Christian Vasquez naman, inalok niya si Jean Garcia na magtrabaho na lang sa kanya, doon na tumira sa bahay niya, para matulungan niya si Jean Garcia na hanapin yung bata. So, bilang isang ina na malungkot at nawala ng anak, syempre vulnerable si Jean Garcia sa mga ganito. So, sumama siya kay Christian Vasquez. Ayan. At ipinakita rin po dito sa episode ng itong gabing ito na itong si Joe Berry, pinakita rin po yung character niya na meron din siyang eksena kung saan nagmahal din siya sa katauhan ni Dion Ignacio, na isa na namang another heartbreaking eksena kung saan nalaman ni Joe Berry na pinagpustahan lamang siya, linoko lamang siya ni Dion Ignacio. Nag-flashback ito. Kasi may eksena dun sa kanina na nakita nila si Dion Ignacio may kasamang babae padaan sa bahay nila. Nakita ni Oropesa. Tapos sinabi niya kay Joe Berry. So nagbumalik yung pait ng alaala, yung pighati ni Joe Berry sa ginawa sa kanya ni Dion Ignacio. Yun na nga, linoko siya at pinaasan. Ayan. So, ayun na nga, sa madaling salita, may tumawag kay Christian Vasquez, isa-isa niyang connection, sundalo, na may nag-report sa kanya na may batang napulot na lalaki. Pinunta nila ni Jean Garcia yon. Kaso nung pagpunta nila, hindi pala yun yung anak ni Jean Garcia. So, maling bata iyon. At
yung nanay pala eh ang katotohanan, gusto niyang ipaampon yung bata kala Jen Garcia. Kaya pinagpipilitan niya yun yung anak ni Jen Garcia, pero hindi naman. Ayan. So, sa kabuuan, tong The Gift, okay, gusto ko lang i-share sa inyo, may nabasa ako na talo pa rin, panalo pa rin doon ang ratings ng The General's Daughter versus The Gift, pero hindi naman ako naniniwala. Ewan ko lang, kasi sino bang may-ari ng Kantar Media? As far as I'm concerned, nanonood ako gabi-gabi ng The Gift at todo ang support at nababasa ko rin yung mga comments ninyo at ang support ng mga tao. Kaya parang hindi ako naniniwala na 15% lang ang na-register na rating ng The Gift versus sa 30 plus ratings ng The General's Daughter. Anyway, it's just my opinion. Ayan. So, technicality, kasi kung napansin nyo sa mga nakarang araw, puro ang kinokomentahan ko yung acting. What about the technicality ng The Gift, from the cinematography, yung lights, yung camera shots, yung script, yung mga ganyan. Kasama po yan sa kailangan nating i-review. Pero ayoko masyadong maging technical kasi hindi naman tayo mga manunuri ng pelikulang Pilipino or award-giving bodies para maging technical sa mga ganitong bagay. So, overall, maganda po ang mga camera shots, maganda yung mga lokasyon, yung mga lugar na pinagsushootingan nila. At para sa akin kasi, ang pinaka-take away ko dito sa The Gift, kung meron mang dapat ipagmalaki itong The Gift, may pagmalaki si Direk L.A. Madridejos. Para sa akin, hindi yung mga cinematography, hindi yon. Ang dapat ipagmalaki ng The Gift ay yung great acting. Kasi kanina napansin ko, ultimo yung extra, yung nanay na nagpapaampon ng anak na pinuntahan nila Jen Garcia, sobrang galing umarte. Kaya, for me, kasi may kanina habang tuwing magko-commercial, may dinalagay sila doon na mga comments. I think they got it from Twitter na pinupuri nga yung mga cinematography and everything. Yung acting ni Alden. Hindi pa ako masyado makapag-comment sa acting ni Alden. Although, alam naman natin, given na yun, Alden Richards is a very, very good actor. Best actor yan. So, hindi pa ako masyado makapag-comment sa pinaka-character niya kasi hindi pa siya lumalabas masyado. Yung pilot episode lang, sandali lang yon. Pero most of the time sa episode 1, 2 hanggang ngayon, eh si Jen Garcia talaga umiikot yung pinaka-storya. Talagang tong episode 1, 2, and 3, ipinakita talaga, ipinamalas ni Jen Garcia kung gaano siya kagaling umarte, kung gaano siya kagaling umiyak. Kaya lang, for me, parang feeling ko sobrang hirap talaga nung role ni Jen Garcia na kailangan niya talagang sobrang heavy drama, iyak ng iyak, ang sikip-sikip sa dibdib. Pero knowing her, she's a veteran actress, kayang-kaya niya yan. Ayan. And of course, gusto ko din pong papurian si Elizabeth Oropesa, na talagang bagay na bagay sa kanya yung character niya dito na Lola Char. At of course, sabi ko nga kanina, nabanggit ko na, surprisingly, si Joe Barry, magaling din pong umarte. Ayan. So, yun lang pong masasabi ko. Kung meron kayong dapat purihin or take away para po dito sa The Gift, aside of course from the story, yung great acting ng mga artista. Kaya, congratulations po sa inyo. Ayan. So, sana, ano bang natutunan natin sa storya ngayong araw na ito? Ako, ang natutunan ko, number one, kapwa-tao, magmalasakit tayo sa ating kapwa. Number two, huwag tayong mangloko or mangapi ng tao, regardless kung ano man ang itsura nila, unano man yan or bakla. Wala tayong karapatang mangapi ng kapwa or pagpustahan or pagtripan. Pangatlo, kahit gaano kabigat ang problema natin, huwag na huwag tayong
tatalikod, huwag na huwag tayong mangungwestiyon, at huwag na huwag nating susumbatan ang Diyos. Ayun lang yung lesson na ma-share ko. Kayo rin, kung meron kayong mga sariling mga lessons na natutunan sa bawat istorya ng The Gift, please write it down below. Mag-comment lang po kayo at pag-uusapan po natin yan. Okay? So, GVGV lang. Good vibes lang. Let's spread positivity. Huwag negativity. Love, love, love. Hanggang sa muli. Thank you for watching.